kaya 5.6 millimeter 16 tripod. Po yun. Bago yan, tuturo muna natin at kabisaduhin ang 4 rolls of gun safety. Number 1, train all gun as if it is loaded. Lahat ng barrel dapat tinuturing natin na loaded bago natin hamakan. Okay? Number 2, roll number 2. Roll number 2. Roll number 2. Okay. Always trigger finger off. Palagi pag naghawak ng baril, ilabas palagi yung daliri sa trigger. At kung ito pa niya, kasi pwede tayo makadiskas siya o madiskas siya. Roll number 3. Roll number 3. Ano? Kalimutan na. Roll number 3. Palitan tayo ng alam ko naman na workmanship subject kayo eh. Kaya dapat ninyo makabisado nyo. Ano yung roll number 3? Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Basahin natin ha. Makabisado para kanan nyo. Ayan o. Oh. Never point the muzzle of the gun for anything you do not intend to shoot or want to destroy. Huwag na huwag niyong itututok ang muscle, ang suppressor ng baril sa isang bagay na hindi niyo hindi kayo desidido na sirain. Ayan. Roll number 4. Always know your backstop. Or, madaling sabi, alamin ang target mo at kung ano ang nasa likuran. Ganun yun. Huwag natin kalimutan ang apat na rolls ng gun safety. Okay, bago natin napisahan ito, mayroon din tayong roll, yung golden rule na tinatawag sa pag-assembly at sa kamis-assembly. Ito yung first part to remove the last part. Ganun palagi para patuloy at smooth ang pagtanggal at sa kapagbalik ng isa o parte ng ito. So, umpisa natin. Ituro ko sa inyo ang ilan sa mga makikita nito na gabisipo na parts para madali. Dito sa taas, ito yung tinatawag na flash suppressor. Dito naman, yung barrel. Ito yung front sight assembly. Ito naman yung fiberglass handle. Ito yung carrying handle. Sa likod dito ang rear sight. Dito sa loob, makikita natin yung bolt assembly. Dito, ito yung tinatawag natin na forward assist assembly. Ito, tinatawag natin na trigger guard. Tingnan sa loob, yung tinitik, ito yung trigger. Ito naman, tawag natin, handle brake, or pistol brake. Ito naman, tawag dito, yung pinakasa, charging handle. Ito, tawag dito, bat. Okay, sa loob niyan, nandyan yung spring at saka puppet spring. Okay, so, umpisa natin, tatanggalin natin siya para makita ninyo ang pag-assembly at saka pag-balik natin ulit para makita ninyo ang pag-assembly. Ay, balik tag pala. Makikita ninyo ang pag-assembly at saka pag-assembly. So, mula dito, clear muna natin. Yun, clear na siya. Pag-clear na ang baril, tanggalin natin itong dalawang pin. Itong 5-volt pin at saka take down pin. Kung natanggal na yan, automatic, hinihiwalay na yung lower receiver group at saka ang upper receiver group. Yan. So, ano natin gagawin dyan? Tanggalin natin yung charging handle at saka yung group as a
natin yan. Sunod, tanggalin natin yung pin na makahawak sa firing pin. Ito yung firing pin, retaining pin. Turban natin kagad yung firing pin. Sunod, tanggalin natin yung ball cam pin. Ito yun. Ayan. At saka, hihilahin natin yung ball. Ito yung ball. Ito yung ball clear. Ayan. So, ganun lang siya. Hindi naman siya masyadong komplikado. Tapos, yung iba dito, nasa loob niya, yung gas chamber. Hindi lang makikita natin, pero hindi siya siguro makikita nito sa loob. Parang bilog siya na stick. Yan yung gas chamber. Yan dumadaan yung hangin. Kasi ito, ang baril na ito is gas operated. Gas operated siya. So, pag nilagay niyo siya sa tubig, malamang sa malamang hindi siya. Kasi hindi siya makakahigop ng gas. Okay, napamanyarize na ang pag-bisa symbol. Okay. I-assemble natin ulit. Ito pa rin tayo. Balik tayo sa ating golden rule. The first part to be removed is the last part to be returned. So, balik tayo naman natin. Ang last part na na-remove natin, iyon na naman ang first part na ibabalik natin. So, magsimula tayo dito. So, ulit natin ito kanina. Yung gold, ipasok natin sa assembly. Saka, sa assembly sa carrier. Tapos, ilalagay natin yung bolt gumpin sa hihilahin kasi dapat nakamang siya. Kasi pag hindi mo siya hinila, yung ito niya, pabanggayan kaya hindi siya makakapasok. Tapos, ilalagay natin yung firing pin. At saka, isasulit natin yung retaining pin, firing pin. Para hindi malaglag yung firing pin niya. Then, babalik natin to, yung charging and then, papasok ulit. Saka, itutunak pa doon. Yan. Ganun. Babalik. Itatama yung dalawang pin. Yung take down pin at saka yung right foot pin. Bago lahat, lilinisin, i-clear mo siya ulit. Pag-take sa safety, gano'n ang pag-assemble at saka pag-assemble na ang baril. So, patandaan natin palagi, ang baril ay kaitigan natin. So, kung hindi tayo maingat sa baril, pwede tayong mag-disgrasya. Maging responsible tayo para sa palagi sa paggawa ng ating mga aksyon sa paghawak ng baril. Kaya kung may isa balang araw, magiging parte kayo ng organisasyon, makapasok mo kayo sa ibang organisasyon. Ang basically po na nakikita ninyo, mahahawakan din ninyo, tsaka mga pag-isando. Pero sa ngayon, sa kurso ninyo na criminology, dapat familiar na kayo dito. Kasi darating ang punto na papasok at papasok kayo sa solution. Dahil yun naman talaga ang goal nyo. Goal din nyo, di ba? So, patuloy lang. Mag-practice. Tuturo ko sa inyo bawat isa kung paano mag-assembly at mag-assembly. Okay, nagtanong? Nagtanong pa? Okay. Okay. Pasin natin ang pag-assembly at mag-assembly. So, medyo tapos na tayo ng oras, kaya may susunod pa na episode. Ayos? Yes, sir.